Sa report ng Department of Health, makikitang ang nalalabing bahagi ng Luzon na lang ang patuloy na pataas ang trend ng mga kaso ng COVID-19. Kitang papunta na sa kabilang direksyon ng trend ang National Capital Region Plus at Mindanao. Ang Visayas naman, tila nagplateau o nanatili sa parehong trend. Pero kahit bumaba ang growth rate ng maraming lugar nitong nakaraang dalawang linggo, meron pa rin mataas ang average daily attack rate o yung nagkakasakit sa kada 100,000 tao sa isang lugar. Kaya naman nananatiling high risk pa rin ng mga ito. Maingat naman ang Department of Health sa mga pahayag tungkol sa pagbaba ng mga kaso. Ayaw pa rin ho namin magdeklara na sinasabing pababa na ang mga kaso. Kailangan pag-aralan muna po namin kasama ang ating mga eksperto if really this slow decline in the number of cases is we can confirm, no, na talagang bumababa na ang mga kaso o apektado lang kasi talaga ng testing output at iba pa hong mga factors na meron. Lumalabas kasi na bumababa ang naisasagawang testing ng mga laboratorio. Sa NCR halimbawa, nasa 258,000 lang na samples ang na-test nitong nagdaang linggo kumpara sa higit 287,000 samples dalawang linggo na ang nakakaraan. Sa buong bansa, 539,000 na samples ang na-test nitong nagdaang linggo. Mas mababa ito ng 30,000 kumpara sa sinundan na linggo. Inaalam pa ng DOH ang dahilan kung bakit bumaba ang testing output ng bansa. Isa sa mga nakikitang problema ang logistics. Baka walang swab o walang magsuswab. Maaari kasing nabawasan ang mga tauhan ng mga laboratorio dahil sa pagkakasakit. Pero isa rin sa mga nakikitang pangunahing rason ay ang paggamit ng mga lokal na pamahalaan ng rapid antigen test na inamin ng DOH hindi pa naisasama sa bilang ng mga kasong inire-report kada araw. Nahihirapan din kami kasi aside from the local government units, marami na pong mga gumagamit ng antigen test sa mga maliliit na klinika, mga outpatient clinics, ginagamit na rin po sa mga bahay-bahay. Kami po ay naghihikayat sa ating mga kababayan kung sakaling gumagamit tayo ng antigen test, please make sure that you inform your local government, especially kung positibo po ang lumalabas sa mga resulta nyo. Dahil meron pa rin ho tayong ibang proseso na kailangan isagawa. Kanina sinabi ng palasyo na inatasan ng IATF ang DOH and NCR para tumulong sa registration ng mga pasilidad na gumagamit ng antigen test. Kailangan tiyakin ng DOH and NCR-CHD ng antigen line test ay makakonsolidate ng health facilities, temporary treatment and monitoring facilities at sariling LGUs. May kinalaman pa rin ito para mapabuti po ang reporting ng COVID-19 cases. Pero syempre, yung mga positibo, subject pa rin po yan for confirmatory tests. Tingin ng DOH, maaaring umabot ng higit 6,000 ang daily cases sa NCR sa katapusan ng buwan. Pero bababa din ito sa 4,450 pagsapit ng katapusan ng Oktubre. Higit 58,000 ang nakikita nilang active cases sa rehiyon sa September 30, na bababa sa higit 46,000 sa katapusan ng Oktubre. Sa ngayon, may 41,609 active cases ng sakit sa NCR, 4,505 ang bagong kaso kahapon. Mas mababa ang aktwal na bilang kumpara sa kanilang projection, kaya dapat lalo pang pagsikapan ng lahat ang pagpapabagal sa hawahan para magtuloy-tuloy ito habang papalapit ang Pasko. Rafael Bossano, ABS-CBN News.